So hi guys, welcome back. Wala si Habib, nasa work. So dito ako sa bahay. Ngayon, magluluto tayo ng tinolang manok kasi nagki-crave si Habib. Sabi niya kung pwede ko daw siya ipagluto. So, ito yung iluluto natin guys. Meron akong dahon ng sili. Sobrang dami siya. Mahilig kasi si asawa niyan. Tapos wala akong nakitang papaya. So, sayuti na lang guys. Tapos, sa inyo. Yung buto-buto ng manok. Gusto ko kasi sa tinola, buto-buto ng manok. So hiniwa ko lang ng maliliit. Ayoko magluto ng marami kasi pag hindi na kain agad or may leftover, hindi na siya masarap kinabukasan. Ewan ko lang. Correct me if I'm wrong. So yun, igigisa ko lang siya dyan guys. At wala akong tanglad, so ito na lang yung gagamitin ko. Tinula ng Mama Sita. So good luck. Sana masarap. So yan guys, painit lang tayo ng mantika. Igigisa lang natin yung luya onion tsaka garlic guys. So pag naggisa guys, inuuna ko yung luya. And then isusunod ko yung bawang. So sabi dito guys, isang litro at kalahating tubig. So imimix ko lang yan siya mamaya. So yan guys, medyo lumabas na yung ano niya. Ay, dito yung tubig. So dalawang ganito guys kasi 700 ml lang siya. So yan guys, nalagyan ko na siya ng tubig, saka natin ilalagay ang ating tinola na mix. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko, dapat kanina sinabay ko siya sa tubig yan. So yun na guys, nalagay ko na yung tinola mix at maglalagay din ako ng kunting durog na paminta. Ewan ko lang kasi gusto ko ng paminta guys. Maraming paminta. So yan, pakuluin ko lang yan siya at hayaang maluto yung manok. Saka ko ilalagay yung sayote tsaka last yung dahon ng sili. So balikan natin yan mamaya guys. So habang inaantay natin yung ating tinulang manok, akyat muna ako dito sa taas guys kasi lalaba ako ng damit para maplancha na mamayang hapon. So yun, pag-usapan natin habang dito ako sa taas, pag-usapan natin yung mga nagme-message sa akin at nagtatanong kung ano yung mga trabaho dito sa Bahrain at saka magkano yung sahod. Sa trabaho guys, maraming trabaho dito sa Bahrain. So, aside from dakasang bahay, marami rin mga work sa labas katulad ng mga sales lady, assistant sa school, assistant teacher sa school, tapos sa mga coffee shops, sa mall, mga flower shops,
Marami guys. Tapos yung mga doctor, may mga nurses, mostly maraming nurse dito guys. Tsaka mga engineer. About sa Saudan, mostly kasi magsimula tayo sa ano, sa mga kasambahay, mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay. Sa ngayon, 150 BD ata ang minimum na sahod ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa bahay, yung mga galing sa Pilipinas na pupunta rito. So sa agency, 150 kasama na ata dyan lahat, free yung mga gamit. O depende sa employer guys, mayroong mga employer na libre yung mga gamit mo, katulad ng mga shampoo, ganon. Depende sa employer. Kasi may mga kaibigan din ako na hindi sila free guys. Ang kilay ko dyan is tumutubo. Don't mind them guys. Tumutubo. Tapos ang taba natin dyan. So yun. Sana ba ako? Na-distract ako sa kilay ko. So 150. I-times natin depende sa palitan yun guys. Ngayon 127. So medyo mababa. Mga sales lady, ganon, may mga kaibigan din ako. 200 to 250. Including na lahat ata. Hindi free yung accommodation, hindi free yung food. Hindi ko lang sure sa transport nila guys kung free. Pero yun na nga, 200 to 250. Yung sahod. Abot naman sa mga engineer, sa mga doctor, syempre malalaki yung sahod nila guys. Hindi ko sure. Siguro malaki, mga 1,000 plus o less than 1,000. Ganon, more than 500. Yung driver naman, company driver o family driver, 200 din ata, 200 to 250. Or mga 300, ganon, depende sa company. At yung technician naman ng mga sasakyan, 300 siguro. At yung tanong na limbawa, 150, anong ginawa ko sa buko dyan? 100, katulad sa bahay, ka nagtatrabaho, 150 yung sahod mo. Ang advantage kasi sa bahay, pag nagtatrabaho ka sa loob ng bahay, free ka sa lahat, free food, free yung mga daily gamit mo. So yung 150 is malinis na yon, unlike sa mga stay out, yung mga live out, yung mga nagtatrabaho katulad ng kaibigan ko sa shop, live out sila. So yung food nila hindi free, so sinasabi nila nga sa akin na maswerte pa rin daw yung mga nagtatrabaho sa bahay kasi buo yung sahod nila. At hindi naman masyado yung mahal dito yung mga cost of living guys. Mura dito kasi yung mga food nila, mura talaga. At kahit mga damit. So yung 150, kahit magpadala ka sa Pinas at may off ka, pwede na yun. Mayroon ka pa rin kahit papano konti na maitatabi pagsapit ng katapusan. At depende lang din siguro yun sa atin. Kung maluho tayo, wala tayong matipid. Wala tayong maipon. Pero pag hindi, makakatipid tayo. Katulad sa amin, mag-asawa, although may off kami linggo-linggo o anytime we can go out kahit sa gabi, hindi kami yung maluho o materialistic na mag-asawa. Yung makakain lang kami lang kung gusto namin every last namin, yung bonding namin, yung quality time namin. Enough na yun sa amin guys. Alam kasi namin yung priority namin at yung gusto sa kailangan. Kung kailangan, why not? Bumibili kami. Pero pag gusto-gusto lang at hindi masyadong kailangan, hindi kami ganun. At yung mga tanong about sa off, hindi lahat ng kasambahay guys ay pinapalad na magkaroon ng day off. Kasi hindi lahat ng amo nagbibigay ng weekly
unless kung puti yung amo mo or western, ganun, nagbibigay talaga sila ng off. Pero pag lokal, depende. At yung sa mga nagtatrabaho naman sa labas, may off sila, guys. Hindi nga lang, hindi karamihan nakakapag-off ng Friday. Kasi yung mga kaibigan ko is sales lady. So yung off nila is sometimes Monday, Wednesday. Hindi kami masyado nagkikita kasi nga yung off nila minsan lang magkataon na Friday. At kung madali ba maghanap dito ng trabaho? Actually, madali lang, guys, kung mayroon kang mga experience. So, yan na yung manok natin, guys. Ngayon, ilalagay ko na yung ating sayote, tsaka nalagyan ko, titikman ko na rin, check ko kung tama na yung alat niya. So, sakto nang yung alat niya, guys. So, ngayon, ilalagay ko yung ating sayote. Sayote. Bisaya. So, yan na, guys. Luto na yung ating sayote. So, ilalagay ko na itong ating dahon ng sili. Sobrang dami ito. Kaso lang, gusto-gusto ni asawa ito eh. Hindi kaya ito mapait. So, yeah. Hinaan ko muna yung apoy para hindi na siya. Madali lang kasi ito maluto. Tingnan nyo, guys, ang dami. Sobrang gusto ni asawa yung sili na to. Dahon ng sili. Ayan natin niya lang siya maluto, guys. So, yan na. Hayaan ko na lang siyang maluto ng ganyan, guys. Maluto yung dahon ng sili sa init. Kasi pag pinakuluan ko yan, parang maano ata. Overcook. So, hayaan ko lang siya na ganyan. Tatakpan ko lang. At wala. Luto na yung ating tinola. Ilalagay ako nito, guys. So, yan na yung ating tinolang manok, guys. Kakain na ako ng tanghalian. Si asawa mamayang gabi pa darating. So, yun lang ang ganap natin ngayong araw, guys. Wala masyadong ganap. Mamaya pa uwi si Hubby mga 7 o'clock ng gabi. So, salamat sa pagsama, guys. And thank you for watching. Salamat sa lahat ng sumusuporta. At patuloy na nagmamahal. So, hanggang dito na lang. Sa lahat ng mga ka-OFW ko dyan, sa mangdako ng mundo, ingat lang kayo. Laban lang sa amin ng buhay. Hanggang dito na lang. Stay tuned. See you next time and bye for now. God bless.